Sa iba pang balita, iginiit naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nito pinuputol ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang nais lamang umano niya ay magkaroon ng sariling foreign policy ang Pilipinas nang hindi dumidepende sa desisyon ng Amerika. Samantala, ipinaliwanag na din po ng Pangulo kung saan nag-ugat ang kanyang mga naging pahayag laban sa US. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Severance of ties. When you say severance of ties, you cut the diplomatic relations. I cannot do that. Ito ang paglilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anunsyo ng pagkala sa Estados Unidos sa aspekto ng militar at ekonomiko sa Beijing noong Huwebes. I said separation. What I was really saying was separation of a foreign policy. In the past and until I became president, we always follow what the United States would give the cue. Aminado ang Pangulo na posibleng makaapekto ito sa mga umiiral na kasunduan ng Pilipinas at Amerika gaya ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. But I have to consult the military, the police, and everybody because at the end of the day, it is all security. Gayunman, pinawi ng Pangulo ang pangamba ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa U.S. companies. How about the Americans working for here also in the Philippines? If I should worry about the Filipinos, this is also about the Americans here and their investments. Ibinunyag ng Pangulo na nag-ugat ang kanyang galit sa US nang itakas nito palabas ng bansang Amerikanong si Michael Mering. Ayon sa Pangulo, may kaso si Mering dahil sa pagsabog sa isang hotel sa Davao, mahigit isang dekada na ang nakalilipas. It does not really appease me at all. Binastos tayo ng Amerika. Muli ring bumuwelta ang Pangulo sa US sa pagkwestiyon nito sa kanyang kampanya kontra droga. Tell me, what was wrong when the United States declared war against Iraq on a pretext of weapons of mass destruction? They entered Iraq. They killed Saddam, destroyed the country, killed so many people, only to find out that there was no weapons of mass destruction. Tell me if it is right, because I will resign. Hindi rin pinalampas ng Pangulo ang European Union na anya'y nagsabing ititigil ang pagbibigay ng ayuda kung patuloy ang umano'y extrajudicial killing sa bansa. Ganon kaliit ang tingin ninyo sa amin. Pumunta ka dito, ipakain ko yung dollar mo. Eh sila, bastos yun eh. Kaya if I react in the manner of a Filipino na galit sa kanila. Kaya ako nag-iinsulto ng tao. Para sa PTV News, Ria Fernandez, Davao City.